Muna siyang gagampala. Hapa nga ko ay sumagot. Okay, so... Hindi mo matapos ang sagot ko. Pataposin mo na yung sagot bago magsalita. Okay. So, diretso. Okay? Hindi ka naalis ng Islam? Okay, go. Lugar, ah, brother, kung lugar ba ito, tao, o hayop, o ano paman, saan ang galing ang salitang origin ng Biblia? Ah, sinagot ko na origin ng Biblia ay galing sa Greek. Ito'y tinatawag na akla sa... So, hindi po... Tato. Okay. Nalipigisin ako. So, hindi po ito lugar, hindi sa tao, hindi sa bagay. Ang tao ay hindi akla. Ang sabi ko, ang Biblia, ang asali nito sa Tagalog ay aklat. So, natatanong? Tama na. Okay. Meron pa, pwede pa po magtanong, sir. Okay na. Alhamdulillah. So, bigyan natin ang isang masigabong palakpak si Brother Wendell at isang malakas na takbir para sa isang kansilon. Okay, no? Well, natapos na po yung tinding ni Brother Wendell, ano po, at yung cross-examination. Ha? Opo, ngayon po naman, sa unang tinding po ni Ustad Parcelon, ano po, para sa negative side na kung saan ang Biblia, patutunayan yung hindi inspired Word of God. 20 minutes para sa ating kapatid na ipinagmamalaki na si Ustad Ahmad Parcelon, isang malakas at takbir! Hello, time, Mr. Dali po. Mga kapatid, tabarakallahu din. Tabarakallahu din namin. Daniel Molka huwa ala kuli siya ingadir. Kala kami rasli sadri, wa sili amri, wa hulunod katami ni sanin at ng kawin. Mga minamahal mga kapatid, sa totoo lang, isa sa anin na pananampalataya ng mga Muslim, kapatid na Mindel, kami ay naniniwala sa aming doktrina sa lahat ng mga kasulatan na ipinadala ng Diyos. Wala kaming pag-alilangan dito at kung talagang meron ito, kami ang kauna-unahang maniniwala. Ayaw namin na masabi ng ating mga kapatid na Kristiyano na kami ay hindi naniniwala sa mga kasulatan na ipinadala sa mga Kristiyano, sa mga Hudyo o ano pa mga una pang mga unang mga tao. Isa ito sa mga fundamental na pilit ng pananampalatayang Islam. Ang malaking pinoproblema lang namin ay itong ipinipresenta nyo sa amin na sinasabi nyo, ito yung mga kasulatan na nauna bago ang Quran na siya magiging topic natin sa pangalawa nating usapin, ay hindi ko malaman lang kung alin pang Bible ang aming paniniwalaan. Sa dami rin ng Bible kasi Brother Wendell na dala mo. So, sa dala ko rin Bible, nahirapan po ako ng todo kung alin Bible ang dapat paniwalaan. Ito po ba yung The Promise, the contemporary English version? Meron po ako nito. Hindi ko lang dala yung fraternity ko eh. Meron ka yun. Meron din po ako rito na The Way, yung sinasabing The Way. Pero Bible din po ito, The Living Bible nakalagay. Tanggap nyo rin po ba ito? Pakisagot lang po mamaya. Pwede rin ito po ba yung tinatawag naman na The Living Bible with paraphrase? Ano po? Meron din po ako dito na tinatawag na ito King James Version naman po. Na nire-recheck yata ito ng mga Catholic. Nire-recheck po yata. Ano po? So ito pinuproblema ko nire-recheck ng Catholic ito. Kung ito naman po, yung sinatawag na ito, Revised Standard Version ni na Nelson po ito, no? Meron din po dito yung tinatawag na Holy Bible with reference naman po ito, no po? Bagamat Nelson yung magkaiba yung kapal niyon, ito yung mas matanda. Holy Name Bible naman po siya, brother. Ito pinakamatanda kong Biblia. Ito po ay umakot na po ng 350 years na ito. No? Dahil namana pa yan sa mga lolo ng mga lolo ko. Ito naman po ay yung tinatawag na English Version B, pero Word in Christ in red letter naman po siya. No? Ito, Good News Bible po ito. Ito yung sa loob ng apokrypha na sinasabi ng mga religion ninyo na maaaring sinasabi nyo na kompleto. Kasi yung iba po hindi kompleto. Ito naman po yung sinabi ito sa translation naman po itong version ni Candel. Pero sinabi niya, Dabu. No? Pero hindi Biblia sinabi, Dabu. Ito naman po ang salin ng banal na kasulatan ng isang sinihoba. Which is, hindi ko alam kung pinatanggap po ito ng Katoliko na inyong reliyon. Meron din po dito tayo na God's Word na kalagay. Ito, matanda na rin po sa akin ito. No? Yan, Bible. Pero iba ang laman po niyan. Meron po din ang Jerusalem. Baka sa Jerusalem po ito ginawa. No? Yun. At ito pa, Holy Bible. New Living Translation naman po kayo ba doon sa nauna kanina. Pero Bible naman ang sabi. Holy Bible siya. No? Meron din po tayo ng Revised Standard Version ng
luma na, no po, magkaiba doon sa laman ng iba. Yan, di, okay lang, okay lang. Ah, okay. Meron din dito po na kung saan ay iba pang mga Biblia ko, tulad dito, the Good News Bible, yan, the English, ano po, yan. Alright. So, hindi na, hindi na. Hindi na. Oh, ito po, isa sa mga pinuproblema ko, dahil isa sa mga Bible po ito na buklat ko. Ito po yung hindi ko pinubuklat na version sa Biblia, Brother Wendell. Pakisabi ko po, ito po ay pwede sa akin. Kasi bakit? Catholic Women's Devotional Bible, eh para sa babae lang. Kaya hindi ko po binubuklat, pero nakalagay Catholic yung religion yung pinanggalingan. O yung kasalukuyan yung religion. Catholic. Kaya hindi ko siya binuklat, natatakot po ko, baka maging babae ako. Yun. Okay. Natuwa naman ako dahil nakakita ko ng Catholic Women's Bible, nakahanap po ko ng katapat niya. Ito naman, Men's Devotional Bible. Ito para sa lalaki. Dahil lalaki-lalaki po ako. Yun. Yan. Kaya pagkaiba yung Women's Catholic eh, yun naman Women's, ito naman Men's. Aba, may pang lalaki pala pang babae. Grabe, nakakatuwa ang Biblia, no? So, hindi ko lang malakalim po dito. Dahil na nahirapan po kasi kami, mga Muslim, kung alin ang tatanggapin natin na talagang sinasabi niyong Holy Bible na salita ng Diyos na mapapanaligan. Dahil handa naman po namin tagapin o mapapatunayan. Yan lang. Yan po mga unang katanungan ko sa aking unang tindi. Nahanap patanong lahat dahil kayo po ang affirmative. Handa naman namin tagapin ang mga bagay-bagay. Well, kanina po ay nagtanong ako sa ating kapatid na si Brother Wendell. Malinaw po ang tanong ko kung ang salita ng Biblia po pala na nasali sa wikang Tagalog at English ay galing ito sa tinatawag na Greek. Bakit ito mga Biblia po ito nadaladala ko? No po? Na pinagkukuha ko naman ito sa mga kinakalang Philippine bookstore, sa Christian bookstore, pati sa Catholic trade, sa tayuan, bumili po ako ng Biblia. Hinahanap ko po yung salitang Biblia sa loob ng Biblia. Hindi ko po nasumpungan. Kung totoo talaga, nandun pala, nasa Greek pala, bakit wala rito sa mga Biblia ito? Yung po gusto ko malaman, ibig sabihin eh, may pandaraya pala mula sa Greek, papunta ng Tagalog o English. Dito pa lang eh, malaki na ang kalukuhan eh, na naganap, ano po? Oh. Yung po, medyo pinuproblema ko, no? Kaya kami mga Muslim, handa natin tanggapin kung ito'y salita ng Diyos. Ngayon, tayo mga Muslim, no po, hindi na kinakailangan sa atin ang tinatawag na specialized training na ikaw ay nakapag-aral. Maging ang mga Kristiyano, hindi na kinakailangan na nakapag-aral na ng theology para maintindihan ko kung ano ang laman ng Biblia. Ano po ba ang aming istat bilang mga Muslim sa loob ng aming pagbabasa ng Biblia? No po, kami mga Muslim, ang aming istan, no po, na ang hawak naming Biblia, unang-una ay, maaaring ito po ay merong tinatawag na sense, word of God. Sense, ibig sabihin diwa, sense. Bakit? Si Brother Wendell na rin po ang nagsabi kanila na itinahayag ang salita ng Diyos sa mga naunang mga propeta sa Hebreo, Greek, at Aramaik na wika ni Yesu Kristo, sumakanyanawa ang kapayapaan sapagkat yun ang mga unang wika, no po. So in other words, itong mga hawak namin Biblia na naisali sa wikang Tagalog, English man o ibang wika, Pranses o Bisaya, ay hindi na natin matatawag na salita ng Diyos. Kundi ang aming paniniwala, kung meron man pong talata dyan na nakasulat, na kung saan ay matatawag nating salita ng Diyos, no po, ay hindi matatawag na salita ng Diyos, kundi diwa nito. Diwa! No po, dahil ang original na salita ng Diyos ay kung saan wika po itong ipinahayag sa wika ng propetang ginamit niya. Halimbawa, sa wika ni Moses, Hebreo. No po. Sa wika ni Abraham, Hebreo din po si Abraham. No po. Sa wika ni Jesus Cristo, ay ba siyempre po sa wika ni kumanya ng mga kapayapaan, ay Aramaik po ang wika niya, yung po ang lingwahe na kung saan ipinahayag ang salita ng Diyos sa kanya. No po. So in other words, kung ano may nandoon ng mga lingwahe na nagamit, yun ang orihinal na salitaan ng Diyos na aking pinaniniwalaan na kung saan ay purong-puro mula doon sa wikang ginamit ng propeta nung siya ay magbahayan. Pangalawa po na aming tinitindin na sa aming paniniwala sa Biblia na ang Biblia ay naglalaman ng salitaan ng mga propeta. No po, meron po dyan, mababasa. Hindi na kailangan pa ng mataas na pag-aaral dahil mababasa po natin dyan ang naparaming talata na nagpapatunay na maraming mga salita ang propeta dyan. Hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng propeta sa kanyang bayan. No po. Pangatlo, no po, pakinggan tayo ng talata sa ating binibigay na lang po yun. No po. Dahil kulang ang 20 minutes, dahil 30 minutes dapat na nakalo dyan, ginawa mo 20 minutes na lang para magpabilis ang usapin ito. Okay. Pangatlo po ay naniniwala po kami
na ang karamihan, volume, no? Sa loob ng tinasawag nilang Biblia, ang salita ng istorya. No po? Dahil bakit? May nagkukwento. Halimbawa, yung Mateo 1 hanggang Mateo 9, diyan pala makikita mo po dyan, hindi si Mateo ang nagsasalita. Hindi rin si Kristo, kundi may nagsasaysay. No po? Nakita ni Jesus si Pedro, at si Pedro ay lumapit kay Jesus at sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Inadong mo may nagsasaysay. May nagsasabi na nagkaganap. So ang tawag mo doon ay mga historian. Hindi po ito salita ng Diyos, kundi ito ay salita ng historian. Ano po? At may nadiscovery din po ako sa Biblia na kung saan ay salita ng multo. Hindi po salita ng Diyos, hindi salita ng propeta, hindi rin salita ng historian, salita ng ghost o multo. Ano po? Yan, may na-discovery po ako. Yan ang medyo kakaiba na na-discovery ko. Salita ng multo yata ito. Yan. Yan, mamaya ika-clarify siguro ni Brother Wendell yan sa akin. Ano po? Yan. So, sa amin po mga Muslim, ang paniniwala namin, talaga may mga kasulatan na nauna. No doubt for that. Ano po? Ngayon, ang pinaproblema namin, paano po namin tatanggapin yung sinasabi ng Biblia niya. Yan na yung kasulatan na nauna pa sa kasulatan sa banal na Quran. Dahil ang mga Muslim, huwag kalimutan, pakitake down, umabuti, Brother Wendell, ang mga Muslim po'y naniniwala na meron talagang lumang tipan at mga kasulatan ipinahayag na sa mga unang mga propeta o mga sugo. Ang tawag po doon talaga namin, naniniwala kami. Ang tawag nga po namin doon, mga Torah, kagaya ng pinahayag kay Moses, pinahayag kay Propeta David, Salmo, na po, Sapur, sa orihinal niyang kalagayan. At yung pinahayag kay Jesus Cristo, ayan nga po yung Ibanghelyo ni Jesus Cristo o tinatawag sa aming Quran na Injil. Naniniwala po kami dyan. At syempre, kung naniniwala kami may lumang tipan, may bagong tipan, meron po pinakamahalagang tipan, yung pumpaksa mamaya sa pangalawang ano natin, pag-uusap, yung pong Quran, na syempre naniniwalaan namin na huling tipan ng Diyos. The last and final testament of God. Ano po? Pero lang kasimple ang aming ano, naniniwala. Ngayon, tinanong kita kanina, ano po? Kung saan nanggaling ang salitang Biblia? Ang sabi niya, ito ay aklat, bagay. Ano po? Tinatanong ko, yan ba'y galing sa lugar? Galing sa isang tao? O galing sa hayop? Sabi niya po, isang aklat ito. Isang bagay. Hindi lugar. Ano po? So, nagulat po ako dahil sabi ko, aba, yung akin palang katunggali kulang sa research. Kulang sa pagsusuri at pagsasaliksi. Ano po? Dahil bakit? May mas magaling pa sa akin. Pagdating po sa pagsusuri. Ano po? May isa tayong kababayan na kung saan ay napakahusay, professor po ng mga nagiging pare, professor ng mga nagiging mga pastor. Ano po? Si Professor Jose Absalud. Meron po siyang aklat na isinulang. Ayan, ito po. Ang mga ugat ng suliranin sa Biblia. Ayan. Isang Kristiyano po ito ng professor sa napakaraming mga nagiging pare at mga pastor. Professor po siya. Ang matindi ang kanyang narating na kaalaman. Ano po? Siya ay kasalukuyang Associate Personal Ministry Department. Ano po? Instructor ng Alvin. Siya ay professor po siya. Sa Quirino Charles. Ano po? At siya ay nag-aral ng Biblical Language, Hebrew, Greek, at Aramaic. At Hermeneutics. Grabe, magaling itong taong ito. Research Writing Report sa Asian Theological Seminary. Nag-aral din siya ng Philosophy, Psychology, Theology sa Divine Word College. Siya po ngayon ay isang magaling na professor at meron po siyang ginawa na aklat. Isa siyang Kristiyano. No po? Nagtuturo sa maraming nagiging pastor, nagtuturo sa mga nagiging mga pare. No po? Inibigahan siya bilang sa mga seminar at iba iba pa. Napakagaling. No po? Ang natapos ng taong ito. Sangayon po sa kanya, no po? Sa kanyang aklat na ito, sa page 4 po ng aklat na ito, ganito po ang pagkakasabi niya tungkol sa Biblia. Ito ang sabi niya. Ito po. Ang ginagamit na sulatan noong unang panahon ng manunulat ng bagong tipan ay madaling mabulok at masira. Sa kailang, ito'y gawa mula sa alamang papyrus o papyrus. Sagana ang lugar na ito sa ilog Nile River ng Egypt at sa bansang Syria.
Palimaasa, marami nito ay ginagamit at isinasakay sa sasakyan ng pandagat mula sa dagungan ng Biblos, kung kaya ipinapalagay na dito nagmula ang pangalang Tabiblia o na siyang pangalan ng lugar. Kung ganun, ang pangalan pa ng Biblia na sinasabing banal ng ating kapatid ay pinagtatanggol ng salita ng Diyos ay hinango mula sa lugar. No po, in other words po, hindi po ito kinasihan ng Diyos, hindi ang Diyos ang nagsabi na tawagin mo ang salita ng Biblia, kundi hinango sa lugar sa ayon mismo kay Professor Jose Absalom. Hindi bagay, kundi lugar. Ang nakakapanindig palahibo sa lahat na kung saan paano kaming mga Muslim tatanggapin natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. E kung yung mismong reliyon niya, matataas ng kanilang reliyon, ang kanilang publikasyon mismo, na po, nakakuha po ko sa Catholic Bishop Conference of the Philippine Office, na po, ito po mismo yung aklat na tinipensa sa kanilang reliyon, Know the Truth, a publication to defend the Catholic faith. Ayan. At hindi po mga nandito, sino-sino yan? Archbishop Piloni, Cardinal Rosales, no po, ha? Most Reverend John Gracias Iñiguez, Brother Pabilon, Doctor of Degre, Reverend Father Deja, Father Geraldo Piador, ito po ang mga kolumnista na nasabi nilang a publication to defend the Catholic faith. Yung reliyon niya. No po. Tinanong ko siya nung napakagrang na tanong, hindi niya kagad sinagot ng diretsa mula sa mismo pinanggalingan at mga leader niya. Anong sabi ng kanyang mga leader? Ganito po ang pagkakasabi. No po. Sa aklat na ito ng Catholic faith, tungkol sa pagdidepensa nila sa Biblia, nakakapangilabot ang sinabi mismo sa aklat na ito po. No po. O sa tinatawag na magazine na ito. Sa page 6 po ng magazine na ito, ganito po ang nakasulat. At bibigyan ko kayo ng kopya nito, okay magalala. Ito po ang nakalagay. In fact, the term Bible has a pagan origin. Abay po, galing pala ito sa paganong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakakapangilabot. Diretso po natin. Publication ng Catholic ito. The Greek word Biblia. Start now. Anong po bang inyong isagawa, kapatid na builder ng Iglesia Katolika, ang pagka-canonize ng Bible? Ilan po ba ang is coming from the penitent city of Biblos that was trading port or papyrus? For the Greek, Biblos means those book and invocation of the goddess of or muse. Aba, ito pala yung mythology. Hindi pala talaga salitahan ng Diyos. Sinamo pala sa mythology. Nakakapangilabot sa mga magsapa sa Diyos-Diyosan. See? Diretso pa natin. Conclusion sa huli. Even the Bible itself has a pagan background. Nakakatakot. Sino may sabi? Hindi po ako ha. Publication mismo ng mga Katoliko na leader nila. Mga Cardinal nila ito, sa kanila ito, ito po yung publication nila to defend the Catholic faith. Hindi alam ni Brother Wendell, meron tayo sa kanila. Yun ang hindi nilang paghandaan. Ano po? Oh. Clear na clear po yan. Inadro mo, yung salitang Biblia, eh, inamunamun pa na ito, sabi ni Professor Mas Absalut, galing ito sa lugar. Sabi naman ng Catholic faith defender magazine nila, mismo mga pari nila, sumususong ito, no po? Like tayong magkasa, pagkanong paniniwala, pagkanong origin, mga kababayan. Kaya paano kami mga Muslim maniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos? Kung mismong, itong mismong publication nila na siyang nagdidepende sana, magtatanggol sana sa kanila, sa kanilang Biblia ay nagsasabi na ito dapat paniwalaan sapagkat ito ay pagkanong paniniwala. Pagan origin. Maraming salamat po. Meron pa po, Osan. 2 minuto mahigit pa. Okay lang. So, meron pong 15 minutong paglilinaw.
para kay Brother Wendell Talibong, ano po, yung pong rules na po siya na pag-usapan natin, magtatanong lang siya. Hindi po siya pwede mag-rebattle, ano po, o kung ano pa man. Magtatanong lang, at kung anong tanong, aantayin niya kung anong sagot ng ating kapatid na si Sir Tarsilo. Okay, start now. Unang sagot. Ginamit mo, unang tanong, ginamit mo ang akla Katoliko. Gagamitin ko rin ang akla Muslim ng Muslim. Ito ang tanong. Sapagkat sinabi mo na ang Biblia ay hindi kinasihan na salita ng Diyos, ang tanong, ang Biblia ba ay banal na akla o hindi? Nasa negative po ako kapatid na Wendell. Kaya hindi po. Okay. Kaya nga negative. Hindi. Okay. Kung mabasa ko sa aklat ng mga Muslim na sinabi, ang Biblia ang Katoliko mismo ay banal na aklat sa ngayon kang nagsinungaling ka. Nag-aalag ninyo. Nag-aalag ninyo kayo. Okay, maraming salamat sa natulang tanong. Ito ang sagot. Batay sa aklat na ito, noong una pa ay meron ng 73 books. Gospel ang tanong ko, huwag mo ibahin. Ang nakanonize, may apat na gospel. 73 books ang lahat. Old and new testament. So, apat lang po. Hindi po ito pinili o kinuha sa ibang mga gospel. Ibig sabihin talaga, mula pa apat lang talaga. Natural ang Santa Iglesia sapagkat siya ang may-ari, siya ang pumili. Kung alin. So hindi niyo po sinasangayunan ang publication ng inyong simbahan. Ang natural na kasulat sa aklat na yan o magasin ay talagang sinangayunan ko sapagkat hindi nakasulat ang salitang Diwa at Bible is not inspired word of God. Ang layo ng sagot, grabe. Objection, Moderator. Objection. Hindi niyo po sila. Objection. Objection. Okay, objection. Ganten. Ulitin ko kung anong aming kasunduan. During the cross-examination, it must be direct questions. Avoid any commentary. Okay. Yun ang ginawa ko. Okay. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Hindi niyo po sinasangayunan ang publication ng inyong magazine na ito. Sinabi ko, sinangayunan ko ang publication sapagkat hindi nakasulat yan. Bible is not inspired word of God. Iyon ang ating paksa ngayon. Tinatanong nga kita muna kasi relevant sa pinag-uusapan natin. Nandun niyo sa rules natin eh. Kaya ko tinatanong sa iyo kapatid. So hindi po sinasangayunan na itong publication ito, sinasabi nila na meron mahigit na 50 bang gospel na hindi nila isinama. Ito ang sagot. Isyon na yan, sapagkat hindi yan tumututol batay sa ating paksa. So, Bible, okay, tapusin muna natin yung sagot bago tayo. We have an agreement. Okay. So, okay, we'll proceed. Kapag ito, Wendell, tinatanong kita, apat na gospel mo lang yung talaga ang tinatawag na inspired sa ayon sa inyo. Sinagot na kita kanina, ang kabuuan ay 73 books na aklat, apat na gospel, ngunit sinangayunan ko yan sapagkat walang nakasulat batay sa ating paksa. Bible is not inspired word of God. Sunod na tanong. Sinasangayunan ko, sabi mo eh, pagdasaan ngayon yung natitira pang mahigit na 50. Okay, ito ang sagot. Sabi ko, sinangayunan ko yan. Sapagkat ang nakasulat na yan ay hindi atin sa ating proposisyon. Ang proposisyon ay nagsabi, Result, huwag mo nakanggagambala kapatid. Result, that Bible is inspired word of God. Kung ang Biblia pala inspired word of God, in other words, hindi po ito pagan origin. Ang origin ng pangalan, galing sa mga pagano,
tulad mismo ng Diyos ng mga Muslim na Allah. Wala galing, na pinag-usapan ang sagot mo eh. Huwag kang nagambala muna. Okay, bantay na kalmado lang po. No? Hintayin kang matapos ako. Okay, hintayin muna natin yung sagot. Tapos, tanong ko. Okay, proceed. Sagot. Ang kanyang pinanggalingan, galing man sa mga pagano, okay, hindi natin napapanggitin ang ala. Gaya ng buwan. Mga pagano ang sumamba, ngunit ginamit yan na sa akin. Gaya ng kalendaryo. Una ang mga paganong gumawa, ngunit yun ay ginagamit natin ngayon. Ang Biblia rin, sapagkat ito'y salitang aklat, ginamit na ng mga pagano, ngunit ito'y inspired word of God, sapagkat ang naturang mga aklat ay ang nakasulat dito, hindi salita ng mga pagano, salita ng Diyos. So, ano ang tanong? Pag sinabi po bang inspired, ano pong ibig sabihin ito? Sinagot ko na yan at tinalakay ko na kanina na ang ibig sabihin ng inspired ay kinasihan sa Tagalog, kinasihan na salita, ayon sa nakasulat sa nabasa mo na aklat at magamit sa pagtuturo sa anuman tungkol sa pananampalataya. At ang lahat na salita ng mga hula ay talagang naganap. Sunod na tanong. Ayon po sa Genesis 19, talatang 30 hanggang 36, tungkol po sa dalawang anak ni Lot na kanyang naanakan, yun po ba yung inspired word of God? Okay, maraming salamat sa naturang tanong. Kung ating basahin ang context o akala ng mga babae na ubos na ang lahat ng mga lalaki. At dahil sa akala nila'y ubos na, yun ang nangyari upang sila'y sumunod sa utos ng Panginoon na sila ay magparami. So, noon na tanong. Nakasulat po dito ang salitang Biblia sa Living Bible na pinabasa niyo sa akin kanina. Bakit po dito sa Biblia ng Katoliko na siyang inyong pinabdis mismo, wala? Ito ang sagot. Sapagkat sinabi ko kanina na ang rules sa pag-translate o pagsalin ng Biblia ay batay sa according to the text in which the original text was written and according to the meaning of the text. Ang nakasulat sa the Living Bible, according to the meaning, ang nakasulat ayon sa Katoliko, according to the text. Ngunit, hindi yan, na hindi yan ang batayan. Ang sabi dyan, Bible is an inspired word of God. Pinatunayan mo. Gamit ang naturang talata. Kung sulat ko, kukuha po ko ng ilang Biblia dito. Okay. Maniniwala po ba kayo na bawat isa'y nagkokontrahan? Okay, ito ang sagot. Sa paniwala ng mga Muslim, ay may nagkakontrahan sa bawat isa na salita. Ngunit, sa paniniwala ng mga Kristiyanos, ang lahat ng mga alleged contradiction ay maaari namin ito'y italakay. Papayo po ba kayo na kukuha tayo ng isang talata lang at kukuha ko ng mga Biblia dito na kung saan ay papakit na sasagutin niyo sa amin na kung sila'y nagkakasundo. Bayag ako, kung may mabasa ka na Bible is not inspired word of God, kontra yun sa nakasulat ng binasa mo kanina na The Living Bible, talo na ako sa debate ito. Ako ang nagtatanong. Hindi ka dapat mag-lay down. Mali yung binawa mo. Objection. Sandali lang, may challenge kasi. Okay, ito ang sagot ko. Ginamit mo ang The Living Bible, binasa mo ang ating paksa. Kaya, kung sabi mo, kung may nagkakumplahan sa naturang aklat o Biblia, kung may nakasulat man sa naturang aklat kahit sa Katoliko, na nakasulat, Bible is not the inspired word of God, yun ang sinabi ko. Talo na ako. Alis ako sa pagiging Katoliko. Tatanggapin mo ba yun? Hindi siya dapat magtanong ako eh.
So, ang sagot niya, mamaya na lang yan. Okay, wala na comments. So, diretso na lang tayo sa tanong. Okay. Okay, ang tanong ko sa iyo eh, kukuha ko ng Biblia kapatid ng Wendell na kung saan ay tatanong ko sa iyo pagkatapos natin basahin ang kalata kung sasabi mo magkakang tulad ba sila kung nagkasalungkatan. Okay, ito ang sagot ko. Inulit ang tanong, ulitin ang sagot. Batay sa Biblia ang kinuha mo na kanina na nakasulat, "All Bible is inspired word of God." Kung may mabasa ka, yun nabasa natin eh. Kung may mabasa ka sa naturang Biblia na "All Bible is not inspired of God," kuntahan yan, talo na ako. Hindi yan ang itinatanong ko sa'yo. Iba ang sinasagot ko eh. Objection moderator. Ako po, kung ano po sana yung tanong, yun ang sasagutin. Ano po? Yun lang po. Okay. Kung anong tanong, yun po ang dapat sagutin. Okay. Ang tanong ni Ustad, maliwanag po. Pakisagot okay. Lang po. Maliwanag ang sagot, Mr. Moderator. At nakapantay pa rin sa ating paksa. Anong paksa natin? Bible is inspired word of God. Anong tanong ni Ustad? Kung makakita ako ng Biblia na kontrahan, sangayon ka ba? Ito ang sagot to. Kung makakita ka ng Bible na kontra sa binasa mo na Bible is inspired of God at ang nagkasulat ay Bible is not inspired of God, yun ang kontrahan, talo na ako. Ang tinatanong ko sa iyo, relevant sa ating pinagtatalakay, kinakailangan maipakita natin sa tao kung totoo nga ba ito yung inspired word of God. Pag sinabing inspired, ibig sabihin niya walang kamalian. Hindi sila maglalaban dapat kasi pumili ka ng isang Biblia na kung saan patutunayan ko, kontra naman dun sa napakaraming Biblia. Ito ang sagot. Dahil batay sa ating kasunduan, kailangan makabatay tayo ayon sa paksa. Nandun ako sa paksa nga eh. Kunin natin ang rules. Akin na yung rules. Objection. Ito ang rules okay. Kapatid. Okay, sandali. Objection. Okay, ikaw. Moderito. Sige, pasahin. Yes, of course. Yes, of course. No. Patay mo din tayo. Okay, ito po. Rules of interpolation. One, question should primarily focus on arguments developed in the speech of your opponent. However, matters relevant and materials to the proposition are admissible. Di po ba? Basta relevant. So, dapat pwede po yung kasama po yan. At saka material. Clarification. Okay, moderito. Ano pong matters irrelevant? Dapat di tayo lalabas sa ating paksa. Ang paksa ay malinaw. Bible is inspired word of God. Ang sabi ang tanong ng ating kapatid, malinaw kong sinagot. Kung makabasa siya sa pipili siya ng Biblia at kung makabasa siya na kung ang nagtatanong. Siya lagi. Kung makabasa siya na may kontradiksyon, sangayon ba ko? Itong sagot ko. Kung mabasa mo sa alinmang Biblia na kontradiksyon yun sa ginamit mo na Living Bible batay sa ating paksa, yun ang sinabi ko. Talo na ako. As a moderator, brother, ano po? Kung ano po dapat yung tanong, sasagutin nyo. Hindi nyo dapat bigyan ng iba pang tanong na siya ang dapat sumagot. May tanong po siya eh. Dapat sagutin muna yung tanong. Yung po ang rules natin. Okay, sandali lang po. Sandali na. Okay. Ganito po yun. Sagot po niya ay sasang-ayon siya sa sinabi ni Ustad. Yun ang sagot. Pero may challenge po. Okay. Ang challenge po, kung ang itong tema ay mabasa na hindi na siya inspired. Ibang tanong po yun. Ano po? Bawal po kayo magtanong. Ano po? Clarification mo rin po. Hindi ako nagtanong. Bawal po yun kasi yung tanong, nagtanong din kayo, dapat hindi po ganyan. Dapat yung tanong,
kami po moderator dito. Yes. Kami po ang tinatawag na kung saan magbibigay ng mga rulings dito. Okay po? Clarification. Kami po ang mga... Objection moderator. Okay, sige. Ah, ganito na lang. Palitan na lang ang tanong. Palitan na lang natin ang tanong. So, hindi marinig sa ito. Objection. Objection. Okay, continue. Objection. Teka lang, teka lang. Maganda yung tanong eh. Huwag natin palitan. At dapat, bagong palitan, tinatanong yung nagtatanong. Ano po? So, Youngstad, itutuloy mo ba yung tanong? Yung parimang tanong? Magaang lang ang tanong ko eh. Huwag na magbibigay ng challenge kasi relevant sa matter sa pinag-uusapan eh, kapatid na Wimtel eh. Wish, hindi tayo nagtatalo dito para tayo magpagalingan. Na tayo ay nag-uusap para iparating natin sa tao kung anong gato po. Relevant it matters. And what is our matter being discussed today? Yung paksa natin. By paksa natin. Is by word of God. Resolve that by word of God. Huwag muna kang tinambalaan. No? Inspired book of God. Ginamit mo kanina ang Living Bible, yun ang sabi ko, kung may mabasa ka na hindi inspired word of God, talo na ko. Okay. Malinaw. Balitin ko po, ano po, wala po sa rules yan. Dahil siya nagtatanong, ikaw ang sasagot at hindi po kayo ang magtatanong. Kayo nagtatanong sa nagtatanong eh. Sagutin niyo po muna ang gagawin niya. Ano po? Moderator, malinaw na hindi tanong ang aking... Kung okay. May mabasa ka. Hindi tanong ang aking bangkit, moderator. Malinaw ang sabi ko. Kung ang mabasa mo sa naturang mga aklat, hindi yung kung mabasa mo sa naturang aklat ay kontradiksyon ayon sa ginamit mo at binasa, yun ang sinabi ko, talo na ko. Oh. Ano po ba ibig sabihin ng salitang kung? Di po ba patanong yun? Tanong yun eh, kung! May question mark dun yun eh. Di pa tanong yun, tanong yun, brother. Tanong yun. Napakasimple ang Tagalog yan, kapatid. Kung! Okay, okay. Medyo mainit na po tayo, ha? So, maganda po sana ipagpaliban muna itong tanong na to para makausap po tayo. No, hindi po tayo makausap pag lagi ganito. Yung affirmative po, yun na po yung sagot niya. Parang may challenge question man kung question siya, pero hindi na po may iba yung sagot niya. So, ang maganda dito, kung papayag siya starts, palitan yung tanong. Kung papayag siya. Patuloy! Yung rules po, yung rules po, ano po? Baguhin natin yan po, ano po? Hindi pwedeng ganun. Siya po ang may oras ng pagtatanong o nagko-question sa inyo. Huwag po natin, huwag tayong maglalagay ng iba pang question na siya ang dapat sumagot. Okay, clarification moderator, ha? Kanina, sinabi ni Ustaz, pag may mabasa ka na Biblia, sa anumang salin, kung may mabasa ka, talo na ako. Nakapatay ba yung oras? Nakapatay? Talo na ako. Patay yung oras. Siya po na gumamit ng naturang taktika. Sabi ni Ustaz kanina, kung may mabasa siya, kung may mabasa ka, talo na ako. Okay? So, ngayon, nag-challenge din ako. Kung may mabasa man, sa anong aklat na yan, na hindi... Putuloy na po natin, brother. Protuloy na natin. Napakasimple lang. Halimbawa, sinasabi niyong mali yung ginawang challenge kanina ni Ustaz, gagayahin niyo po ba yung mali? Gagayahin po ba natin yung mali? Halimbawa, mali na yung ginawa ni Ustaz, gagayahin po ba natin yun? So, kung may mali na kayo nasilip doon, huwag na po natin gayahin. Bumalik tayo doon sa rules. Kung ano yung rules, walang gaya-gaya. Okay, sadali lang po. Moderator, clarification. Sandali lang po, sandali lang po. So, papalitan niyo sa yung tanong, pero yun ding halos, ano po? Sandali muna. Hindi kailangan. Clarification muna sa ating side. Clarification. Wait, sandali lang po. Clarification muna. Sandali po. Kami po ang moderator dito. Pero, kapag nagbigay ng rulings po yung moderator,
hindi na po dapat baguhin ang isang ano po. Bawal yun! Bawal yun! Nasa rulings natin yun. Ano po? Kapag kami kailangang palitan sa question, nasa rulings, kailangang palitan, pwede po yun. Advisable yun. Tama po ba? Moderator, yes. Wala sa rule natin na mag-ruling. Ano po? Ito ang clarification ko. Sapagkat sabi mo kanina, moderator, yes. Kung nagkamali si Ustaz kanina, hindi ko nagkagayain. So bakit hindi niyo ginambala si Ustaz kung alam niyong ganali yun? Ganito po, kayo po ang nakakita nun, sana nag-object kayo. Sana nag-object kayo, pero hindi po kayo nag-object. Di ba ba? Nagkulang kayo. Kung nagkulang kami, nagkulang kayo. Dapat nag-object kayo. Moderator. Okay. 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 Ano po? So, ano po? So, dati mo na yung issue. Sandali lang po. Payapaan. Ano po? Peace. Loving people. Ano po? Kaya tayo maraming nagmamahal sa atin. Ano po? Okay. Okay, ano po? So, same question po. Okay. Same question. At sana po, wala na po akong marinig na magtatanong ulit. Ano po? Kung ano po ang tanong, sana po, pakisagot lang. Ano po? Napakasimple lang ng Tagalog natin ginagamit. Okay, so, tanong. Ito po. Tinatanggap niyo po ba, Brother Wendell, natin kung lahat ng ito ay salita ng Diyos? At pati ang sinasabi yung na nakalagay na salitang Bible ay nandoon, yung The Living Bible, para kayo. Sagot. Tinalakay ko na kanina na yung mga aklat na inspired by God, yung idiniklara ng Iglesia Katolika, ngunit ginamit ko bilang patayan sa ating debate, ito ang iba't ibang version. Sunod na tanong. So in other words po, tinatanggap din yung lahat ng ito. Malinaw ang sagot. Kung ano ang idiniklara ng Iglesia Katolika, ano na? La version, yung mga ini, huwag kang objection mo dito. Oh, huwag ka munang gagambala. Let me explain first. Kung ano ang version na idiniklara ng Iglesia Katolika, ay tinatanggap po rin yun. Maliban sa mga Protestant version, ngunit ginamit ko ang Protestant version bilang referensya ng debate ito. Bakit yung po ginamit ang Protestant samantala may sarili kayong version? Ito ang sagot. Sapagkat ikaw na ay gumagamit kahit hindi kayo maniwala ng Biblia, ginamit niya rin in order to counter my pinanggang ustaz. Ginamit ko yun sapagkat sabi mo kailangan mabasa ayon sa nakasulat sa Biblia. Sunod na tanong. Paano kung may basa ako dito sa inyong lakalain na sinasabi mismo ng inyong lakalain na maliban to sa aklat na inyong ginawa na nakinanonize, yung lamang ang tinatawag na authentic. At itong lahat ng mga librong ito, maliban dito na may imprimatur ng inyong mga pare, ito lang mga authentic. Tinatanggap mo hindi? Ito ang sagot. Malinaw ang sagot ko kanina na kung anumang itineklara ng Iglesia Katolika, yun ang tinatanggap ko. Dineklara pa ng The Living Bible ang na Katolika yan ay authentic, yung tinatawag na The Living Bible? Ito ang sagot. Ginamit ko lang yun kahit hindi itineklara sapagkat dalamo at nakasulat ayon sa ating bagsa ngayon. Sunod na tanong. Last question. Last question, Ustaz. Ang tinatanong ko sa iyo, yan ba ay tinatanggap ng Iglesia Katolika ang The Living Bible ng authentic? Malinaw ang sagot. Malinaw pa sa sikat na nangangaw. Ang sagot ko kanina, ang tinatanggap ko ang idiniklara
Ngunit yung The Living Bible is a Protestant version, ginamit ko lang yan sapagkat to counter your tactics at patutunayan na kahit itinikla na. Yun ay mabasa pa rin natin ang naturang pagsal. Sunod na tanong. Okay, wala na pong oras. Wala na ang oras. Time will start now. Mahal na Ustaz. Yes, ma'am. Dapat ito man. Sabi mo kanina na ako'y isang manggagamit sapagkat ginamit ko ang mga aklat o Biblia na hindi ko paniniwalaan. Tama ba? Tama po yun. Okay. Kung gayon ako'y isang manggagamit sapagkat ginamit ko ang Biblia na hindi ko paniniwalaan, ginamit mo rin ang Biblia, paniniwalaan mo ba yung lahat? Hindi po. Kung ngayon, aaminin mong magagamit ka rin. Hindi po, sapagkat hindi na po namin naniniwala. Aminin mo po. Sabi mo kanina na magagamit ako sapagkat ginamit ko ang Biblia na hindi ko paniniwalaan. Habang ikaw ay gumagamit ng Biblia na hindi mo rin paniniwalaan, ngunit hindi ka magagamit. Opo. Kung ngayon, sangayon ka na pag ang Biblia ay gagamitin kahit hindi paniniwalaan, ito'y may turing na manggagamit. Hindi po. Alin ngayon ang ito? Kanina sabi mo ako'y manggagamit sapagkat ginamit ko ang Biblia na hindi ko paniniwalaan. Ngayon hindi naman. Alin ang totoo? Ginamit ko ang Biblia para lamang ngayon sariling paniniwala. Samantalang kami, ginamit namin ang Biblia, hindi para sa aming paniniwala. Kaya hindi kami magagamit. Hindi yun ang tanong ko. Okay, palitan ko na lang ang tanong. Ginamit mo ang Deuteronomio, Kapitulo 6, talatang 4? Opo. Na ang nakasulat sa Hebreo ay ganito, Shela Israelio, Elo, Ailo, Adonai, Ihat? Opo. Okay. Kung mabasa ko sa Hebrong Dalago, na ang nakasulat dito ay Shema, Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh, Ihat. San? Peke. Objection mo na dito. Objection. Okay, objection. Sorry. Nasa kasunduan natin during the cross-examination, walang gagambala. Sana ang ating kapatid na Ustaz, hindi siya nagambala. Oh. Okay, kaya, okay. Sabi niya ay peke ang natulang Hebreo. Ngayon ang sunod kong tanong. Maaari bang ipakita mo sa harap ng ating moderator ang sinabi mong original sapagkat ang aking Hebreo ay peke? Kapatid na Wende, ang Arabic ay lolo ng Hebreo. Kaya kami ang may karapatan na magsabi kung ang tamang pagbasa nito ay naayon sa tamang pagbikas. Objection mo na rito. Objection. Hindi ko tinanong kung sila ba ang may-ari sa Arabic. Malinaw ang tanong ko. Kaya kailangan sagutin. Okay, ulitin ang tanong. Sandali lang po. Kapag nagtanong ka, dapat tanggapin mo ano man ang sagot niya, sangayon ka man o hindi. Basta't sumagot siya, tanggapin mo sangayon ka o hindi, dapat mo sanggapin yung sagot niya. Okay. Tama man o mali, sumagot siya. Nagtanong ka, dapat siya nag-cross yan. I will rephrase my question. Kung gayon, aaminin mo, Ustaz, na hindi mo ipakita yung ginagamit mong Hebreo. Wala nga pong original nito sa aking mga papapahayag kanina eh. Kayo po may problema niyan. Sapagkat yung Hebreo niyan ay nabasa ko lamang po sa mga aklat na mga lumang tipan na kung saan ay salin ng Hebreo. Kaya nga, saan mo nabasa? Maipakita mo ba ang naturang aklat na yun talaga ang nakasulat? Wala po akong dalaga. Kaya okay. Po ipinasa ko lamang sang ayon po sa mga ipinagkala ng inyong pahayag. Sunod na tanong. Ginamit mo kanina ang Aramaic. Okay. Na ang sabi sa natural Aramaic, sabi mo, Shema Adonai Israelio Ihat. Opo. Okay. Kung mabasa ko naman
sa naturang Aramay kaang nakasulat ay ganito, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ihad, sangayon ka ba na binaluktot mo ang naturang tarata? Hindi po. May pagkita mo ba ang Aramay na pinagpatayan mo? Wala po, kundi lang sa pagkabinasa ko lang po yan. Okay. Very good. Tahimik lang po ha, kung ano man po isasagot ng ating tinatanong, sangayon lang kayo hindi, dapat tanggapin nyo. That is the ruling. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, ang Biblia ay diwa lang. Opo. Ngayon ang tanong, ang diwa ba ay maituloy na testimony of Allah o hindi? Testimony of? Objection mo dito. Okay, pakiulit yung tanong. Hindi kasi anong narinig ng ating tagasagot. Okay? Objection mo dito. Okay, objection. Ganted. Saman. Ang unang gawain ng ating kapatid ay sumagot, hindi magtanong. Okay, okay. So, iwasan na yung tanong. Iulit natin yung tanong at papakinggan ulit ni Ustaz. Kaya, pakinggan mo kapatid, Ustaz. Sapagkat ang Biblia ay tiwa lang, ang tiwa ba ay may ituring the testimony of Allah o hindi? Depende po. Kung gayon, sangayon ka na ang tiwa ay may ituring the testimony of Allah. Depende nga po. Bakit depende? Kung ang original po nito pinanggalingan ay talaga may mapagpapatayan para natin testimony. Okay. Ayon sa utno ng Quran, sinabi dito na ang Exodus chapter 25 verse 16 up to 22 ay tinatawag, it was to contain the testimony of Allah. Sangayon ka dito? Commentators po ng author yan eh. Sangayon ka ba sa commentator ng Quran o? Pag-aaralan po muna natin bago ko sa kayunan. Kung gayon, siya ba'y nagtuturo ng kamalihan? Pag-aaralan po muna natin. So bilang Ustaz, aaminin mo na ang nakasulat ng utno, hindi mo ba napag-aaralan? Napag-aaralan ko po. Kung gayon na napag-aaralan mo na, bakit sinabi mong pag-aaralan mo ba? Kapagkat hindi pa sama ang pag-aaralan. Honest question. Answer. Sinabi ko kanina na isa sa batayan na ang Biblia ay kinasihang salitang Diyos sapagkat ang mga hula nito ay naganap. Sangayon ka ba na ang mga hula ay naganap? Meron po, kapatid Abinel. Very good. Ginabi ko kanina ang hula ng Panginoong Hesus ay naipako o ipapako. Ngayon, sangayon ka ba na ito'y naganap o hindi? Kung gumamit kanina, ako po ba o kayo? Objection mo dito. Objection mo dito. Okay, objection. Clarification lang, 1 minute. Kailangan, 1 minute lang. Kailangan, 1 minute na lang. Makikinig ang aking kaibigan na mabuti sa anumang tanong. So, ulitin po yung tanong para maisagot po ang Ustaz. Oh. Okay. Ang tanong ko, ginamit ko ang hula tungkol sa pagkapako ng ating Panginoong Hesus. Ginamit ko ang hula tungkol sa pagkapako. Kaya, ang tanong ko, ito ba'y naganap batay sa utnot ng Quran o hindi? Bakit po utnot? At saka wala po tayong relevant to ito. Objection mo na rito. Buto rito, objection kasi Quran eh. Mamaya pa yun eh. Okay. Sabang madali ka. Okay. Clarification. That will be your last question. No more. Oh, last question. Okay po, natapos na po yung question, interpolation sa loob po ng 15 minutes. Ngayon po ay sasagot na po yung mga rebuttal nila. No? Ang una po magre-rebut sa loob po ng sa
10 minuto. Sandali lang po. I'm sorry. Meron po tayong correction na po. Meron po palang 3 minuto. Mali po yung timer ko. Okay lang, tuloy natin. Last 3 minutes. May 3 minutes. Tuloy lang, sige. Tuloy natin. Okay. Patuloy kayo. Saya. Okay. Tuloy po natin. Tuloy natin ang ligaya, mga kapatid. Okay. Kaya ang tanong ko, ito, inunaan, ginamit ko ang ula kanina na ang Panginoong Hesus ay mamamatay. Ang tanong, ito ba ay naganap na siya namatay, matay sa aklat na isinulat ng isang Muslim? Komentator po yung kapatid ng Mendele. Nakuupot lang komentator eh. Pwede dito? Iklarin mo yung kapatid. Okay, sabi po niya, nagkukot ng komentator. Okay, ano pa ba ruling dito? So, ayaw sagutin po ng negative sign. Dahil ang tanong po ay kinukod sa commentator ng Quran ba yun? Oo. So ayaw niya sagutin dahil yung tanong ay galing po sa commentator. Mamaya na. So palitan na lang siguro. Qualification muna. Okay, qualification contest. Ang sabi ko, batay sa hula si Kristo ay mamamatay. Batay sa hula. Inamit ko ang kanilang aklat. Sapagkat kung aklat ng Kristiyanos ang gamitin ko, ito'y bias. Okay. Kaya aklat nila ang ginamit ko. Okay, tanong natin kayo, Stats. Tatanggapin mo ba yung tanong din? Nag-isong pasahin muna yung komite. Okay, gusto lang niyan ipaliwanag at pabasa yung totoong sinabi ng commentator. Okay, masalim na po. Okay, tingin. Ayon sa page 67, ito'y paghahambi. Si Muhammad ay namatay, ang kanyang kamatayan ay pangkaraniwan. Si Jesus ay namatay, ang kanyang kamatayan ay hindi pangkaraniwan. Totoo ba ito o mali? Mali. Mali. Kung ngayon, aaminin mo na ang aklat na ito, objection, moderator, kung maaari, walang sasali sa amin. Speaker natin. Okay. Sige po. Continue po. Okay. Kung ngayon, kapatid o stats, aaminin mo na ang nakasulat sa inyong libro ay mali. Hindi po. Sa patente po ay pangahambing, kapatid namin. Okay. Yun na lang. Yun na lang. Oh, okay. So, unang tanong kapatid ng stats, sinabi mo kanina na si Muhammad ay hindi marunong sumulat at hindi marunong magbasa. Opo. Ang tanong, ano ang nakasulat sa Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 191, narrated by Abdullah Ibn Abbas? Wala po tayong talangin yan. Paano po natin yung mababasa? Kung gayon, aaminin mo bilang ustad, hindi mo alam kung anong nakasulat. Dapat dalang-dala mo yan. Wala po talang ganyan eh. Ito na. Sunod na tanong. Sangayon ka ba namatay sa nakasulat sa Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 191, narinig may Abdullah Ibn Abbas, Alas Apusos, Alas Apusos, wrote a letter to Caesar and invited him to join in Islam. Opo. Kung gayon, sino itong Alas Apusos? Si Propeta Muhammad po. Kung gayon, batay sa nakasulat sa naturang hadith, sa ngayon kang marunong siyang sumulat? Hindi po. Bakit nakasulat sa naturang hadith, wrote a letter? Sahih Bukhari, chapter 2, verse 95, si Propeta Muhammad ay may mga scribe. Kung gayon, hindi totoo na siyang sumulat. Hindi po. Saan sinasulat niya. Ibig sabihin, pag sinabi pinasulat, siya na nasumulat.
paper ba? Saan natin mabasa sa hadith na yung mga istriba niya ang sumulat? Napakarami pong hadith niya. Hindi nyo rin po talaga. Hindi ko talaga para po tayo magkakaintindihan. Pero alam mo na tatalagayin natin yan. Hindi ko po alam. Ano pala? Diyos po ba ako para malaman kong bagay na yan? Okay. So kung ngayon, sa ngayon ka na ang batayan, ayon sa aklat ninyong mga Muslim, ay Quran at Hadith. Opo. Bakit hindi mo dinala ang Hadith na yun ang batayan natin? At sabagat po ang batayan, ang pag-uusapan po natin ay Quran, hindi po Hadith eh. Pero kung may alamin po, Quran at Hadith, kakalik ko na! Okay. Sunod na tanong. Sabi mo, na iminim, nag-memorize si Muhammad sa Quran. Totoo ba ang nakasulat sa inyong aklat, page 30, na nakasabi sa taong na ang propeta Muhammad na kapayapaan ay suma sa kanya, namatay. Si Gabriel na manununda ng anghel na repaso sa Quran kasama si Muhammad. Totoo? Okay. Sapagkat ito'y naisulat sa Cebuano, meron tayong marunong ng Cebuano. Okay. I-translate na. Marunong ka mas? Pakibasa. Pakibasa. Masyadong malayo. Pakibasa. Page 3. Si Gabriel ang manulunda na anad mag-insayo sa Quran uban sa papita. Ang kalinaw man na kanya, makausap sa usaha tuwing. Sa tuwing ka ang papita, ang kalinaw man na kanya namatay, si Gabriel nga manulunda, nag-insayo sa Quran uban kanya, makadwa. At tatagalogin natin na, si Gabriel, si Angel Gabriel, na Espiritu ng Allah, nag-iinsayo sa Quran kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang beses sa isang taon. Si Gabriel, si Angel Gabriel, si Angel. Si Angel Gabriel nag-iinsayo sa Quran ng ikalawang beses after ng mamatay ang propeta. Yun ang pagkasalin. Malinaw ang nakasulat ito na namatay ang propeta. Si Gabriel na anghel, English lang, o nag-insayo sa Quran. So kaya ang tanong ko, tama ba ito? Pagkatapos namatay si Muhammad, naging sayo pa rin siya sa Quran. Di, nung mamatay, buhay pa ang propeta. Di, ang nakasulat dito? Ang nakasulat dito, sa taon na ang propeta ay namatay, si Gabriel ay naging sayo sa Quran. Kasama ang propeta, magkalawang bisis. Mali. Mali na ito, mali interpretin. Okay, so masahin natin ha. Sa tuwing ang propeta ang kalinaw man ang kanya ng matay, si Gabriel na manununda ng ensayo sa Quran uban kanya. Sino yung, okay, si Gabriel na manununda ng ensayo sa Quran pero uban kanya. So, sino itong siya? So, si Prophet Muhammad ito. So, yun ang sinabi niya. Bakit kasama pa rin niya si Prophet Muhammad? Ipatay na si Muhammad. So, ito yun. Si Gabriel, nag-insayo kasama niya. Yung niya yan, si Prophet Muhammad. O, sino kasama niya? Eh, dalawa lang sila na action dito. Halit na rin kasama. Ah, okay. Palitan natin sa pagkat
hindi. Sunod ang tanong. Sunod ang tanong. Sinabi mo kanina na ang sambahin ay isa lamang na Diyos. Batay sa Quran. Batay rin sa footnote ng Quran, wala pang Muslim na sumasamba kay Muhammad. Well, sa totoo lang po, di naman pwede namin sambahin si Propeta Muhammad din. Sa lalalawa siya, sa kakatsya po yung Propeta. Si tao na katulad ng mga propetang nagulama. Pantay-pantay ang aming magtingin. Kung may ipabasa ako sa moderator sa kutnot mismo ng Quran na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad sa ngayon kang nagkamali ka. Hindi po Muslim yun. Kung ngayon, sino ang sumasamba kay Muhammad? Wala akong sumasamba kay Propeta Muhammad. Walang sasamba kay Propeta Muhammad na Muslim. Sino ang tinutukoy ayon sa putnot na Quran na sumasamba kay Muhammad? Well, siguro, malamang yung ibang mga tao pero hindi Muslim. Kasi ang Muslim din nilang masasamba kay Propeta Muhammad. So ngayon, aaminin mo na hindi mo alam kung sino talaga ang sumasamba kay Muhammad. Wala nagputan niya, brother. Oh. Okay. Ang Muslim din sasamba kailan pa sa tao. Sunod na tanong. Sabi mo na ang Quran ay salita ng Allah. Okay. Ito ay pinahayag. Sa ngayon ka ba, nabatay mismo sa aklat ng Muslim, hindi mismo si Allah ang nakipag-usap kay Muhammad? True Angel Gabriel po, sa mga magitan ng Archangel Gabriel. Ulitin ko ang tanong. Sang-ayon ka ba na hindi mismo si Allah ang nakipag-usap kay Muhammad? Opo naman, sapagkat hindi ko mamamagitan na po ni Archangel Gabriel. Sang-ayon ka rin na hindi sinabi mismo ng Muhammad na ng Allah kay Muhammad na ang nagpakita sa kanya ay anghel? Ay, diretso kung sinabi ng banal na Quran yan na ang nagpakita kay Propeta Muhammad ay Archangel Gabriel. Ibig kong sabihin, personal na sinabi mismo ng Diyos na ang anghel? Ano po sa banal na Quran yan? Sinabi ng Diyos personal? Opo. Okay. Basa po tayo. Chapter 16, verse 102 po ng banal na Quran. Ganito po ang pagkakasabi. Verse 102 ng banal na Quran. Ito po ang pagkakasabi. Sabihin mo, O Muhammad, sallallahu wasallam, Ruh al-Qudus, Jibril Gabriel, has brought in the Quran. Na si Angel Gabriel ang nagdala ng Quran kay Propeta Muhammad mula sa Panginoon Allah. Nang sinabi niya, personal ba ang sinabi mismo ng Diyos kay Muhammad? Sa Angel, ito din nahalag ng Quran eh. Quran po ang nagsabi niya, naniniwala mo kami. Kung ngayon, hindi personal na sinabi. Hindi dapat personal kasi ako ang kapahayagan din. Sunod na tanong. Sapagkat ang Quran ay kapahayagan ni Allah. Sino ang nagsalita sa chapter 1 verse 5? Yan po ay surah al-kasahob ng surah al-Fatiha. So ang nasalita po dito, kumpleto po ang banal na Quran, ito po ay salita lamang ng dakilang tagapaglika ang Allah. Buong-buong po ito, bawat letra ito mula sa Allah. Wala pong salita dito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, si Allah ang nagsalita. Ano ang sinabi ni Allah batay sa natulang ayat? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin at ikaw lamang ang aming hihingan ng tulong. Kung gayon sangayon ka na batay sa natulang chapter and verses, si Allah ay sumamba ni Allah. Hindi at, po! What? Objection mo na dito. Objection mo na dito. Ano ang objection? Matapusin muna ko. Okay, sige. Pakinggan natin ang sagot. Okay.
Sino ang nagsalita? Ikaw lang ang aming sambahin. Ang Allah. Sino ang sasambahin batay sa salita ng Allah? Ang Allah. Kung gayon, batay sa naturang talata, ang Allah ay nagsabing si Allah ang sambahin. Pali. Kung mabasa ko na ang sinabing ikaw lamang ang sasambahin, ay tumutukoy ito kay Allah. Sa ngayon ka? Opo. Nang sinabi ng Allah, ikaw lamang ang aking sasambahin. Sinong sasambahin ni Allah? Tinuro po ng Allah sa mga mananampalataya kung paano magtawag sa Kanya. Mabasa-basa ng tura, na talata, na tinuro. Opo, ito nga po binabasa natin eh, sapagkat ang Quran ay katuruan mismo ng Allah sa mga mananampalataya. Kung ipabasa ko sa monitor na walang salitang tinuro, sa ngayon kang dinagdagan mo. Wala akong dinagdagan sapagkat itinuro ang Quran ay pagtuturo ito eh. Paano mo ibabasa ang pagtuturo? Kung ipabasa natin sa monitor na wala iyong salitang tinuro, sa ngayon ka ba ang dinagdagan mo? Wala akong tinadagda sapagkat ang banal na Quran ay nagpapatunay na ang mga Muslim ay ginagabayan ng dakilang tagapaglikha. Ang Surah Al-Fatiha o Al-Matani, ibig sabihin ng Al-Matani, ito ang pagtawag sa akin at pagtamang pagdarasal at pagtawag sa akin. Yun ang ibig sabihin ng kapatid. Hindi na necessary mismo na sasambahin ng Allah ang kanyang sarili. Okay. Balintan natin ang tanong. Di ba sinabi mo na ang Allah ay all-knowing? Of course naman. Ayon sa nakasulat sa chapter 5, verse 19, verse 119 hanggang 120, ipahayag 3 minutes ang Diyos Allah ay nagwika o Jesus anak ni Maria. Ikaw ba ay nagsabi sa tao, sambahin mo ang aking ina? Totoo ito? Opo. Okay. Kung ngayon, batay sa nakasulat, sa ngayon ka na ang Diyos niyo ay nagtanong. Magtatanong po lahat, tatanungin po tayo lahat ng Diyos sa kabilang buhay, pati si Jesus Cristo. Kung ngayon, aaminin mo na ang Diyos niyo ay hindi para alam kung ano ang mali. Yan ang magkakalala ang sinasabi ito. Objection mo na ito. Okay. Objection. Objection. Okay. Pansaman. Huwag muna siyang gagambala. Okay. Yan ang isunduan natin. Patapusin mo ng tanong para sa lukin. Okay. Proceed. Okay. Proceed. Palitan ang tanong. Palitan din ang sagot. Batay sa sinabi mo kanina na ang Quran ay talagang totoong salita ng Allah. Wala pong ilit. Wala pag-alilangan po. Okay. Ang letra nito, sinasandigan namin hanggang kamatayan. Kung gayon, dahil ang Quran ay totoong salita, totoo ba ang sabi ni Allah na dahil sa kamundukan, hindi iyayanik ang lupain? Dahil sa bundok? Objection mo rin ito. Objection. Mag-inig siya sana sa tanong. Okay. Ulitin na lang ang tanong para masagot. Sa ngayon ka ba na ayon sa naturang talata dahil sa kabundukan hindi iyayanig ang kalupaan? Stabilizer ang sabi sa banal na Quran. Ang nagasulan sa Tagalog ano? Stabilizer nga sa banal na Quran. Sa Tagalog? Sa Tagalog, tinanong kita. Ano ba talaga? Tinutukoy ko ang chapter 78, 6 hanggang 7. Ano ang salin sa Tagalog? Hindi salin. Kahulugan. Oh, kahulugan. Sige. Magkaiba yun. Kasi pag sinalin natin ito, magugulat na. Ito sabi, ito po yung, babasahin po natin para sa karamihan, ha? Ito po, ito po yung pinakamalapit na kahulugan sa lingwaheng maunawa natin. Hindi ito yung Quran, ha?
Ulitin natin, ito yung pinakamalapit na kahulugan sa lingwaheng maunawa natin. Ito po yung pinakamalapit. Oh, six. Hindi baga ginawa namin ang kalupaan na malawak bilang himlayan at ang mga bundok bilang mga talaso na pampakatag ng kalupaan? Pampakatag ng kalupaan? Yun po pinapagay sa Tagalog. Okay. Okay, no more time. Ano po? We are running out of time. Ano po ba yung tinatanong nyo? Total na itanong na. Okay. Kung mabasa ko sa ibang Tagalog na hindi yayani, sa ngayon ka? Tagalog na kurang? Kahulugan ng puyo. Yung